1 Peter 3:9. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Huwag suklian ang masama ang masama, at sa kabaligtaran pa nga, suklian ang mabuti ang masama. A kind answer. Isang mabait, maamong sagot. Panginoon, salamat dahil kayo ay laging mabait at maamo sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging katulad niyo. Sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami, paging dapating tumanggap ng inyong pagtuturo, pagtutuwid, pagtatama, at pagpapaliwanag. Payapain niyo po aming loob. Iwinawaksin namin ang mga alalahanin, mga pinoproblema, mga takot, at nais namin ituon ang pansin sa inyong mensahe. Akayin niyo po kami, turuan, at nasa ganun, lalo kaming makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo, at mas umayos ang buhay namin. Kayo po ang mangaral, kayo po ang siyang tinig na madinig namin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. A kind answer. Kumusta naman? Mula kaninang umaga, meron na ba tayong binigyan ng kind answer? Nawa hindi baligtad na ang ating ibinigay ay unkind answer. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Pag kami nagagalit sa iyo at mabait ang iyong sagot, maamo, malumanay, banayad, nawawala ang galit nung nagagalit o kaya ay nababawasan. Pero kung merong nagagalit sa iyo, nagsalita ng mataas ang tono, malakas ang boses, galit, at kuminsan ay may hapdi pa na dala ang kanyang salita, pag sinagot mo ng ganun ding galit, ganun ding angas, lalo siya nagagalit. Ano ang kakauwian ng inyong usapan? Kaya sabi ng ibang versions, a soft answer turns away wrath. Pag malambot ang iyong pananalita, hindi matigas, hindi masakit, nawawala ng lakas yung galit ng iyong kapwa. Sino ang kausap ng verse na ito? Yung bang galit o yung kinakagalit? Yung bang nagsasalita ng masakit o yung nasasaktan? The verse is addressed not to the angry person. Hindi sinabing, huwag kang magalit, huwag kang magsalita ng masama at masakit. Hindi siya ang kausap. The verse is addressed to the recipient of angry words. The recipient of angry behavior. Ang kinakausap dito ng verse ay yung taong may dumating sa'yo na nagagalit, nagsasalita ng masakit, malakas ang boses, agresibo, ikaw ang kausap ng verse. Sabi, huwag mong salubungin ang galit niya. Huwag mong patulan. Huwag mong gatungan. Yung apoy, lalo kung nilalagyan ng kahoy para mag-apoy, yung kahoy na inilalagay mo sa umaapoy na, yun ang tinatawag na gatong. Hindi na kasi nakikita ng young people yung gatong kasi click, umiinit na yung kalan. Hindi nila maintindihan yung gatong-gatong na yan. Kung may bonfire and the fire is already dying out, you put some more firewood, yung firewood ang gatong, para tumuloy yung apoy. Kaya kung may nagagalit na, galit din ang sagot mo, yun yung gatong. Pinahaba mo yung apoy, pinainit, pinadami ang siklab. You should take note na hindi binabawalan yung galit. Hindi sinasabi na huwag ka magalit. Kasi pwede naman talaga magalit. Merong ang righteous indignation na tinatawag. Kaya hindi binabawalan yung dumating na galit. Huwag ka magalit, hindi yon. Yung inaaway ng galit ang kausap. Bakit siya ang kausap? Ba't hindi nalang sabihin to sa taong galit na, huwag ka magalit, huwag ka magsasalita ng galit na mga salita. Eh kasi galit na nga siya, paano mo pa maaawat yun eh, galit na? At kumisan, meron naman talagang valid reason para magalit. Kaya hindi yung taong galit ang pinipigil, ang pinagsasabihan, yung kakausapin ni galit.
yung inaaway ang kausap ng verse. So kung yung asawa mo dumating sa'yo na nagpupuputak, hindi siya ang pinipigil ng verse, ikaw. Sabi ng verse, huwag mong patulan. Yung na-offend, nasaktan, darating yan, susugurin ka, hindi siya ang pinipigil, ikaw. Bakit? Kasi hindi naman ikaw yung galit eh. Siya. Therefore, mas madali kang kausap. Kasi yung galit na, wala yung katwiran. Mahirap nang kausapin pa yan. Kaya ang mission mo bilang isang taong pinuntahan ng isang nagagalit na kapwa, ang mission mo, pahupain ang galit. Alisin ang kamandag ng kanyang galit. Kasi kung galit siya, hindi mo siya mapagpapaliwanagan. Hindi mo siya mapapahupa. Hindi kayo pwedeng mag-usap na may magandang mararating. Kaya ang mission mo kay nagalit na tao, alisin ang galit niya. Hindi yung galitin pa siya lalo. Kasi pag nagpagalit ka, galit ka, mag-aaway kayo. Tapos yung taong dumating sa'yo na galit, asawa mo, tama ba na mag-aaway kayo ay kayo nga yung magka-partner sa buhay? Kayo nga yung magkakampi? Nakaaway mo kapatid mo, tama ba yun? Tama ba na makaaway mo yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo? Eh yan nga ang mga karamay mo sa buhay. O kung hindi mo man karamay, makikita mo araw-araw. Gusto mo bang may nakikita kang tao araw-araw na magkagalit kayo? Kaya sabi, huwag mong patulan. Isa kang misyonero. Ang mission mo, hindi magpunta sa mga kabundukan at mga kanayunan para maghanap ng kaluluwang sasagipin. Sa oras na ito, yung taong galit sa'yo, mission mo siya. At ang mission mo ay, alisin ang galit. O hindi mo man maalis ang galit, huwag mo nang palalain pa. What are the many lessons? Soothe the angry person's feelings. Payapain. Pakalmahin mo siya. Hindi gatungan, hindi galitin, hindi palalain. Pag may taong dumating na galit sa'yo, ang mission mo, patahimikin ang kanyang loob. Kasi hindi ka pa naman galit eh, siya pa lang yung galit. Kaya pag may kikipag-usap na sa'yo, alam na agad mo, mission ko to, hindi ko papalalain ito. Parang yung mga taong nasa complaints desk, yung pinagre-reklamuhan, nasa mga call center, sumatanggap ng mga reklamo, mga galit ng mga kliyente, trained sila, ang mission mo, alisin yung galit. Huwag mong patulan. Kaya lang kung minsan yung mga script na mga ganyan, lalong nakakagalit. Yung sasabi, oh, I understand you, sir. So huwag mong sabi-sabi sa akin, understand. I don't need your understanding. I need your compliance. Yung very, very, ano ba, condescending, na very patronizing, I understand, sir. Nakakapanting-antinga yung I understand. Parang, wow, very understanding ka. Unreasonable ako, ganun. So, depende kasi kung ano yung bibitawan mong salita. Para yung galit, huwag nang lalo pang magalit. Nag-iingat ka. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 5:39, if anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Bago kayo magpabugbog, understand that this is an exaggeration. It is not meant to be literal. Na sinampal ka na sa kaliwa, sa mga, oh, ito pa kanan. Makakalit lalo. Para nang, ang bait-bait mo naman, nakaka-insulto ka na. Nagpapasampal ka pa ng kabila. Ibig sabihin lang nito, do not fight back. Kasi sinabi pa nga, kung gustong hingin niya yung jacket mo, oh, ibigay mo pa rin yung pangloob mong damit. Kung yun ay kaliligaya niya. Once more, hindi mo naman kailangan gawin yun literally. Ang ibig sabihin lang, be willing to step back. Be willing to give more space. Be willing to accommodate. Kasi galit siya eh. And remember this, anger is only for a moment. It takes your whole body to conspire to release toxic elements into your blood system to make you angry and to energize that anger. And that chemical composition of your blood to be angry and to energize that anger
lasts only for a moment. It cannot last for long because it requires so much energy. So ang isang taong galit na galit, hindi pwede magtagal ang galit na yun. Huhu pa yun. Eh bakit po nagtatagal? Eh kasi sinalubong mo. Kasi ginalit mo lalo. Kasi hindi mo siya naging mission field na papayapain. Sinampal ka sa kabila, sinampal mo rin siya, natural sasampalin ka niya uli hanggang magsampalan kayo na magsampalan. Hanggang maging rosy cheeks kayo. Eh sinampal ka, sabi ni Jesus, o ibigin mo pa yung isa. Let's say sinampal ka uli. Let's say nagpasampal ka, mga 30 sampal, mapapagod din yun. Titigil din siya habang hindi mo ginagalit. So tug of war, mga kapatid. Hilahan ng lubid, di ba? Gusto niyang hilahin yung lubid patungo sa kanya, maagaw sa'yo. Gusto mong hilahin yung lubid patungo sa'yo para maagaw sa kanya, kaya ang tagal-tagal ng tug of war. Subukan mong paghila niya, eh, nirelease mo yung lubid, tumba na siya. Game over. Nagagalit sa'yo, hindi ka nalang kumibo. Ano pang susunod niyan sasabihin? Kaya dumadami ang sinasabi niya, kasi nangangatwiran ka. Magkano ka? Sabi sa'yo, sabi mo, doble mo. Kundi, wala nang katapos ang competition yan. Pero sinabi mo, magkano ka? Mura lang. Kayang-kaya mo. Ano pa susunod niya sasabihin? Kaya ka iniinsulto number two, kasi ininsulto mo siya number two. Pero pag ininsulto ka lang number one, di ka na kumibo. Nag-number two pa rin siya, kasi galit na galit. Ang number three, titigil din. Pag meron kayong galit na taong lumapit sa inyo, huwag niyong patulan. Huhu pa yun. Why? As I have said, because the chemical composition of an angry person lasts only for a while. It cannot be there for long. Kaya ang sabi ng iba, alam niyo na yun, di ba? If you are angry, count 3. If you're very angry, count 10. Kasi pag galit ka na, gusto mo siyang sampalin. Pero sabi mo, teka muna, 1, 2, 3. Siguro hindi mo na gustong sampalin. Nawala na yung energy mo eh. Minura ka, gusto mo ring murahin, pero sa mga 1, 2, 3, 4, 5, 5 and a half, 6, 7, 8, 9, 10. Tell me kung galit pa rin kayo after 10. Konting-konti na lang matitira noon. At saka hindi lang yon, baka nakaalis na siya. Tapos ang labanan. Pero pag binangga-bangga mo yung nambabangga sa'yo, walang katapusan kasi iiral yung pride niya. And this ministry of taking away the wind from their sail, taking away the energy from their anger, is very specially for people who are close to you. For people you love. For people who love you. Alam mo, mahal ka ng taong ito. 5 taon ka lang niyang minamahal. Galit lang siya ngayon. Sisirain mo ang lahat. Palampasin mo lang. Kasi yung taong to, na-earnan niya yung right na pagpasensyahan mo sa dami na lang nagawang mabuti sa'yo. Kakalimutan mo na lahat yun dahil lang na-offend ka sa galit niya. Palampasin. Pero hindi sinasabing ipatalo ang buong pangangatwiran. Bukas na. Pag malamig na ang ulo niya, tsaka mo i-present ang kaso mo. Ang iyong argumento, ang iyong pangangatwiran, ang iyong pagtatanggol sa sarili na agad-agad niya sinalakay. You can delay that. You can do that, yes. Pero sabi sa Bible, for everything there is season and a time for every matter under heaven. And a time to discuss a problem or somebody's complaint or unhappiness is not when that person is at the height, peak, and climax of her anger. It should be for later. Mas effective yun. Mas tatalab. Ang dalawang taong nag-aaway, nagsisigawan, walang nakikinig, kundi kapitbahay. Si A, nakikipagkagalit kay B. Si B, nakikipagkagalit kay A. Pag nagsasalita si A, hindi nakikinig si B. Pag nagsasalita si B, hindi nakikinig si A. Palakasan sila ng boses, pero wala namang nakikinig. So walang tinatablan. Ang nakikinig, mga chismosa. Alam na lang yung detalye ng pinag-uusapan nyo. Kaya lalong nagiging disadvantageous ang ganong klaseng pag-aaway.
Proverbs 25, 21 to 22. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Yung burning coals na yun, mahabang kwento, ang ibig sabihin lang nun, maaalis mo yung galit niya. Nung araw kasi, wala namang lighter, walang posporo, so every house keeps the stove burning a little bit para pag kailangan nila ng apoy, meron sila agad na umaapoy, nakukuha na ng apoy. Ngayon, yung mga iba, nauubos talaga yung apoy nila, nauubos yung oil, nauubos yung gatong ng kanilang kalan, pupunta sila sa kapitbahay, hihingi sila ng konting baga, konting apoy na pwede nilang magamit pampasimula ng apoy sa bahay nila. And usually, inilalagay yun sa mga palayok, sunong-sunong ng mga nanghingi ng apoy, kaya yun yung you will heap burning coals on their heads. Hindi mo sila gagawing bibingka. Hindi ka maghihiganti na susunugin mo kanilang anit. Ibig sabihin lang, ibinigay mo ang gusto. Therefore, magiging tahimik ang inyong labanan. Ang pinag-uusapan dito, enemy, ha? If your enemy is hungry, give him food to eat. If your enemy is angry, soothe his feeling. Eh, paano pa ko yung tao pinag-uusapan ni asawa mo, nanay mo, kapatid mo? Di, lalo na na, bigyan mo ng something to eat. Lalo na na, tanggalin mo yung galit for the sake of your relationship. Kung sa enemy nga, extreme na yun. Gagawa ka pa ng mabuti, dun pa ba naman sa taong sangkot sa buhay mo? Hindi ka gagawa ng mabuti. So ang mission, tandaan nyo, alisin ang galit niya. Not by condescension, but by genuine kindness. Unawain mo agad, ano kaya ang nangyari? Ba't siya galit? Nasaktan ba yung kanyang ego, yung feelings niya? Meron bang mahalaga sa kanya na nasira, nawala dahil sa kapabayaan ko? May nagawa ba akong mali na nakadamage ng ginagawa niya sa buhay? Unawain niyo agad kung saan ang gagaling yung galit ng tao at pahinain ang lakas ng galit niya. Hindi para kayo manalo, kundi para huwag nang lumala ang galit at ang mailigtas yung inyong relasyon. 1 Corinthians 4:12. When we are cursed, we bless. That's the only way to stop the cursing. Change the cycle. Because once somebody curses and you curse back, you begin a cycle of cursing that will never stop. Once somebody is angry and you return that anger with another anger, you begin a cycle of anger. And then you get trapped in that cycle and you don't know how to get out of it. So reverse the cycle by changing the elements of the equation. Galit siya, huwag ka magalit. Nang kakurse siya, mang-bless ka. Para yung gustong puntahan ng kanyang negative energy, hindi marating. Kasi babalik ta rin mo eh. Yun ang trabaho ng mga anak ng Diyos. The way to soothe the other person's angry feelings is by responding with kind words or action. Galit na galit siya. Tapos bigla mo hinaina ng merienda o tubig o anuman. Huwag ka lang masyadong malapit dahil baka ibuhos sa'yo yung kape. Pero naghain ka na ganun. Ibig sabihin nun, peace. Peace, man. Yung ganun, yung huwag tayo mag-away. Ibig sabihin nun, ayoko mag-away tayo. Sige, may sinasabi ka, galit na galit ka, palabasin mo. Sige, sabihin mo, hindi ko sasalubungin. Hindi kita pipigilin magsalita. Hindi ko tatalunin ang boses ko yung boses mo. Sige, magsalita ka, say everything. And then, pagtapos ka na, hindi pa rin ako kikibo. Mapag-iisip-isip mo rin na wala ka sa lugar. Pero pagka hindi ka nakikinig, pinipigil mo siya, nagsasalita ka rin, lalo niya lalakasan ang boses niya para marinig mo. Ang dali-dali namang makita, mga kapatid, what works and what doesn't. Arguing with somebody who's angry will lead to nowhere but worse and worse situations. Kaya galit siya, ang tunay na pananalo doon ay yung matanggal mo ang galit niya, hindi yung magalit mo pa siya lalo. Pag nagalit pa siya lalo, talo ka. Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag
ka magpapatalo sa masama, talunin mo yung masama, hindi ng mas masama, kundi ng kabutihan. Laging nananalo ang kabutihan, basta tama ang pag-apply mo. Because harsh words and actions stir up angry feelings. Yung galit na, pag sinabihan mo pa ng nakakagalit lalong salita, lalo siyang babangis. Kaya yung iba, nasasaktan eh. Bihira naman yung sabi, yung pong asawa ko nang bubugbog. Bungangera ka ba, sister? Konti po. Kasi parang masyadong abnormal yung nakaupo ka lang, tahimik na tahimik, nangungukot ka ng butong pakwan. O nagagansilyo ka, nagpe-painting ka, bigla siyang darating at magugugulpihin ka. Usually, may sasabihin muna siya, magre-react ka, magbubunganga ka, magre-react siya hanggang mamaya. Nawawalan na siya ng control, kaya ka nabubugbog. Hindi lagi, ah. At hindi ko sinisisi yung mga babae kung sila na ngayon binubugbog. Pero, 90% ang nabubugbog, bungangera. 90 lang, may 10. Alam ko lahat ng kababaihan dito nando sa 10. Yung napakayumi nyo, napakabini, napakahinhin, tapos bigla-bigla na lang kayong hinahampas ng kabayo ng plancha. Talagang abnormal yung mga lalaki na, di ba? Eh, wala naman kayong ginagawa, hindi naman kayo kumikibo. May mga ganun. Pero kadalasan, kaya na ganun, tumigil ka, hindi ako titigil. Tumigil ka, hindi ako titigil. Kaya talagang pasa-pasa. Pag sinabing tumigil ka, tama ka man o mali, tumigil ka. Bukas ka na rumesbak. Pagtahimik siya. Alam niyo si Abigail, yung asawa ni Nabal, si Nabal na pagka may ugaling, may asal, nung may ipinagawa, may ginawa siya na alam niyang ikakagalit ng asawa niya, hindi niya sinabi agad kasi lasing. Kinabukasan, nung wala na ang kalasingan, nakatulog na magdamag, nun niya sinabi kung ano yung gusto niya sabihin. Nanigas nga yung asawa niya bigla. Siguro na heart attack o kung ano nangyari hanggang ikinamatay. Pero hindi niya sinalubong yung galit. At yung kanyang kamalian, pinagbayaran din niya nung asawa. Kailangan marunong kang mag-handle ng galit. Kailangan, huwag mong galitin. Proverbs 15:1. A gentle answer turns away wrath, but harsh words stir them up. Yan ating verse for the week. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Your mission when somebody is angry is not to be more angry, but to soothe the angry feelings. Yun ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Proverbs 26:4, do not answer a fool according to his folly, or you yourself will be just like them. Huwag patulan ng mga hangal. Huwag patulan ng mga galit. Kasi mamaya, pareho na lang kayo. Ang problema sa tumatabla, you lose the upper hand. You lose the moral higher ground kasi tumabla ka. Therefore, you are now on the same level. That is what is wrong with getting even. You end up on the same level. Kaya nga even. Do not lose your moral higher ground, so that you could always negotiate from a position of strength, of spiritual strength, not of physical. Harsh words and actions make things worse. Walang nasolve sa sigawan, walang nasolve sa sakitan, walang nasolve sa awayan, sa payabangan, sa pataasan, wala. Pagka nagtanim ka ng masamang hangin, buhawi, bagyo ang aanihin mo. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Go for good. Go for better. Go for best. Dumating sa iyo yung tao galit, ang tanong mo agad, how can I make this bad situation good? Or how can I make this very bad situation not only good, but better? And when it's already good, how can I make it best? Hindi baligtad na, this is a bad situation, I will make it worse by showing my teeth, by fighting back, by making the person more and more angry. Ang situation dapat pagandahin, hindi papangitin. Kasi lahat nasasaktan, lahat nasusukatan, nagagalusan, lahat talo.
Harsh words and actions are not the godly, correct, beneficial responses to other people's anger. Hindi yun ang tama. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Ang ipakita mo yung liwanag mo, hindi yung dilim. Everybody has some darkness in her or in him. But why show that? Why emphasize that? Why exhibit that in a difficult situation? Let your light, not your darkness, shine. Para ang makita nila ay yung kabutihan ng Ama sa'yo. It will always work. Sometimes all you need is time to plant the seed and then to make it grow. But good deeds will always accomplish the purpose for which they are sent. They will never return to you empty. They will always come to you with a lot of profit, a lot of fruits, a lot of benefits. So let your light shine in darkness. Let your calm soothe vexations. Pag may taong galit at pumunta sa'yo, ministry mo siya. Ipinadala sa'yo ng Diyos para ikaw maging anghel. Don't be a fallen angel at that very crucial moment. Be an angel of light, an angel of blessing, an angel of love. Kahit hindi sa'yo galit yung tao, pero dumating galit na galit sa asawa niya, galit na galit sa anak niya, galit na galit sa kapatid niya, mission mo siya na alisan o bawasan ang galit. Hindi yung nung makausap ka, tumubo talaga ang kanya mga sungay, lalong lumabas yung mga pangil niya dahil isa kang sol-sol. Ginatungan mo pa yung galit. Pag ganun, hindi ka agent of blessing. Alam mo na yon, isa kang anghel na itim ang pakpak. Kung may ganun nga. Napakahalaga, mga kapatid, bawat taong galit na lumadapit sa inyo, mission field mo yon. Kay mga nagchichismisan, galit na nga si A, kay B, ito namang si C, kakalitin palalo si A. Agent of hell yan. Mga kampon ng kadiliman. Yung dumating na nga sa iyo yung tao, galit na galit, mas ginalit mo pa. Anong gusto mo? Mawasak ang mundo, ang planeta, sumabog ang universe. Dapat meron kang ministry. Tandaan nyo yan, basta galit. Tapos sa inyo galit lalo, mas malaking mission field. Dahil hawak nyo sa inyong kamay ang susi ng pagkatanggal ng kanyang galit o paglala nito. People of God, behave correctly. Hindi tayo pinapatalo, hindi tayo ipinapalugi ng Diyos. Tinuturoan tayo ng ganitong behavior kasi yun ang winning behavior. Yun ang winning way. Yun ang tunay na effective. Yun ang merong magandang tanim na magandang aalihin. Isipin nyo, mga kapatid, itong nakaraang linggo, sino-sino ang mga dumating sa inyong galit? At ano naman ang ginawa nyo sa galit nila? Napahupa nyo ba? O napalala? Pinatulan nyo ba? Kaya hanggang ngayon, di kayo nag-uusap tuloy? Think. Be wise. Do not keep repeating our own mistakes or the mistakes of many people surrounding us because evil for evil never works. Overcome evil with good. 1 Peter 3:9. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because for this you were called so that you may inherit a blessing. Huwag mong susuklian ang masama ang masama. Yung panglalait sa iyo, huwag mong balikan ang panglalait din. Yung galit, huwag mong salubungin ang galit. Sa kabaligtaran pa nga, suklian mo ng mabuti ang masama. Yan daw ang ating misyon at yan din ang magbibigay sa atin ng napakaraming pagpapala na nagmumula sa langit. So right now, bow before the Lord and think of the people who come to you angry. Maybe in the past and surely in the future, many will come to you angry. Decide now how you would react. Bago kayo magalit din ng isang taong galit, magpasya na kayo, hindi ako magpapagalit dahil ang galit ka. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako lalaban para lang humaba pa ang gyera.
Kung meron man akong katwiran, meron akong sasabihin, saka na, pero hindi ko sasalubungin ang galit mo. People, bow before the Lord and think of your loved ones, your family members, your friends, your workmates, na madalas niyong makabangga. Madalas galit sila, pero galit din ang sinusukli niyo. Think about it now and make a firm resolve, purpose, to be a kinder, gentler person so that the ways of God will win and will prevail. Sa ilang saglit ng katahimikan, pag-isipan niyong mabuti ngayon yung mga tao nakakagalit sa inyo kasi dumadating silang galit. Decide right now how you would react if they come to you again angry in the future. Ask God to empower you and to always enlighten you that when this temptation to be angry also comes, you will do the right thing. Spend some time in quiet reflection.